Sa panahon ngayon na mababa ang economy ng Pilipinas, hindi lang ng Pilipinas, ng buong mundo, is marami kang makikita na nag-withdraw, nag-re-redeem ng investment nila sa mutual fund. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo bakit importante na meron kang emergency fund bago ka mag-invest sa mutual fund. Hello Dreamers! Ako nga pala si Nel Sembrano. Dati po akong accountant na ngayon na isang online entrepreneur and online financial educator. Dito po sa channel ko, nagbibigay po ako ng saving and investing tips para sa mga taong gustong lumago pa ang perang kinikita nila at magkaroon ng financial freedom sa lalong madaling panahon. Nagbibigay din ako dito ng mga tips paano kumita ng extra income kahit nasa bahay lang tulad ko as online financial educator at magkaroon ng time freedom to create a life that you love. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa iyo, please consider to subscribe at i-click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong new video at live broadcast. Kamusta Dreamers? Ready na ba kayo sa panibagong kaalaman at tips na makakatulong sa inyo na ma-achieve ang time and financial freedom? Kung oo, type nyo nga po dyan ang ready na at samahan nyo ko ngayong hapon sa another episode ng Real Talk with Nel. Importante na meron tayong emergency fund bago tayo mag-invest dahil in case of mawalan ng trabaho, in case of fortuitous event like yung mga hindi natin inaasahan na mga pangyayari like bagyo, earthquake, yung ashfall na nangyari last time and ngayon, yung virus na nararanasan natin sa ngayon, dapat bago tayo mag-invest sa mutual fund or bago tayo mag-invest sa stocks, dapat meron tayong emergency fund para hindi natin na-withdraw yung investment natin sa mutual fund kung may mga mangyari na ganito. Ano pa yung posibleng dahilan kung bakit importante na may emergency fund? Like kunwari, kung dumiretso ka na mag-invest sa mutual fund, tapos wala kang emergency fund, tapos let's say biglang kailanganin mo ng pera, kailanganin mo na dahil may nagkasakit. Hindi mo agad-agad na mawi-withdraw yung investment mo sa mutual fund merong ilang working days bago mo siya mawi-withdraw. So, hindi mo siya agad-agad na mawi-withdraw. Tapos, mauudot pa yung pag-grow ng money mo sa mutual fund kasi i-withdraw mo agad dahil nga emergency. Bago ka mag-invest sa mutual fund, dapat ang goal mo dito is long-term. Hindi yung short-term lang. Hindi pwedeng yung within a year, i-withdraw mo na agad siya. So, hindi mo mararamdaman yung pag-grow ng pera mo. Kaya, yung mga nag-withdraw, I'm sure, marami sa kanila, nagkaroon ng realized loss. Lugi sila kasi withdraw nila. Kung nakapag-create ka ng emergency fund, no need na i-withdraw mo yung investment mo sa mutual fund. Huwag kang magpadala sa mga nakikita mo na marami nag-i-invest sa mutual fund. Tapos later on, pag may mga nangyayari na hindi mo inaasahan, i-withdraw mo naman. Huwag matigas ang ulo. Maganda na mag-invest tayo sa mutual fund, pero dapat bago ka mag-invest, ready ka. May emergency fund ka muna, which is dapat 3 to 6 months or hanggang kaya mo hanggang 1 year na emergency fund na in case mag ganitong mga event, meron kang pera, hindi ka aasa sa investment mo sa mutual fund. At pag naka-recover yung economy, tataas ulit yung market. Huwag tayong matakot na yung marami akong nakikita na nag-withdraw ng investment nila sa mutual fund. So, nangyari na po to before. Mga in-stay or pinark lang ulit nila yung pera nila sa mutual fund dahil di naman nila kailangan, sila yung nakapag-generate ng income. Isipin nyo parate, bago kayo mag-invest sa mutual fund, dapat long-term, at least 5 to 10 years yung goal mo dyan. Hindi yung isang taon, i-withdraw mo na agad. So, depende talaga sa investment goal mo. Isa pang example na investment is sa real estate. Kung mag-i-invest ka sa real estate, make sure na meron kang emergency fund. Kasi, hindi natin agad-agad na may ibebenta yung lupa. Kung kailangan mo, emergency. Baka malugi ka pa kapag ibebenta mo yan. Kasi, alam ng buyer na kailangan mo ng pera. Papayag ka na mabenta siya at napalugi kasi kailangan mo ng pera. Kaya importante yung emergency fund and protection and healthcare bago tayo mag-invest. Reality, nararanasan na natin ngayon na napaka-importante ng emergency fund kasi marami yung walang source of income sa ngayon dahil marami yung huminto sa pagtatrabaho kung hindi nila magawa yung trabaho nila sa bahay. Later, kung hindi nyo man nagawa ito, aware na kayo. Magiging prepare na kayo in case mangyari ulit. So, naayaw naman natin mangyari pero baka kasi may mga hindi natin inaasahan or hindi natin kontrolado, at least handa tayo para mas mabawasan yung takot natin. Kaya kung gusto mong i-level up ang kaalaman mo sa pag-iipon at pag-iinvest, panoorin mo yung financial literacy pre-orientation namin.
Ilalagay ko yung link sa comment below. I-check mo na rin sa description box. Kung napapanood mo to sa YouTube, meron po ako mga free resources sa description box na alam ko ay makakatulong sa'yo para ma-improve mo ang finances mo. Check mo sa description box or check mo rin sa comment below. If you want to be part of Dreamers Community Exclusive FB Group kung saan po ako nagbibigay ng mga exclusive training and webinar, ilalagay ko po yung link sa comment below para maka-join ka ng libre. Check mo na rin sa description box. Kung meron kayong tanong, comment kayo dyan sa baba or message mo ko sa FB page ko na Nell Sembrano or email me at sembrano.nell@gmail.com. Kung sa tingin mo nakatulong itong video ko sa'yo, please like and share this video and leave a comment below. And para ma-notify ka every time na meron akong new video and live broadcast tulad din ito, please consider to subscribe at click mo yung notification bell. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. Have a good day!